malakas na boses ng kasiyahan mula sa mga kaibigan ni Fe ang maririnig nang tahakin nila ang mahaba, madilim at tahimik na daan ng aliko. Oh my God, I'm so dead kapag nalaman nila mami na nawawala ako. Nag-aalalang sambit ni Fe at hindi pa rin kasi ito mapakali sa kanilang ginawa. Papaano ba naman? Tumakas lang kasi siya kasama ang kanyang mga barkada upang gumimik. Girl, relax ka nga, pwede. Masyado ka namang paranoid. Huwag kang mapraning ha. Sabi ni Regine sa kanyang kaibigan. Oo nga. Right babe? Nakangiti namang tugon ni Chelsea. Yes babe. Sagot naman ni Ray at tumingin sa kanila dahil nasa harap ito katabi ni MJ na nagmamaneho. Dagdag pa niya. Alam mo, kesa mamroblema ka, isipin mo na lang kung paano ka papasok ng bahay niyo pag uwi mo nang hindi ka napapansin. Hindi ka nakakatulong, Ray. Alam mo yon? Nainis tuloy na sagot ni Fe. Tumawa lang naman ang binata sa kanya. Walang ano-ano'y sumabad na si MJ sa usapan. Uy! Check this out, guys! Ito na nga ang sinabi niya habang nakatingin sa isang tanawin. Hininto pa nga nito ang kotse para makita ng iba ang nakikita ng kanyang mga mata. Napatingin naman ang lahat sa tinitingnan niya. Nice! Tuwang sambit ni Regine nang makita ito. Pag-aaya agad ni MJ. O ano, ligo tayo? At sabay namang sumagot sina Regine, Ray at Chelsea ng Game! Sumalit makailang segundo. Teka. Pagpipigil ni Fe. Ito ba yung kwento-kwentong lawa na may nananahan daw na babae? Babae? Tanong ni Ray sa kanya. Pamumutol naman ni Regine sa usapan. Ah, yun ba yung sinasabi mo yung famous urban legend ng mapaghiganting multo ng babae? Tapos yun, nilulunod niya yung mga biktima niya rito? Tama ba? Wow ah, mukhang marami kang alam. Excited ka nga ba talaga sa lagay na yan, no? Sabi ni Chelsea sa inasal ng kaibigan. Abay, naman! Kung dala ko nga lang yung video cam ko eh, instant vlogger ulit ako. Magandang kwento ito ha. Mahilig sa mga multo-multo ang mga Pinoy, remember? Sagot muli ni Regine. Nako, hindi ka nakakatuwa, Regine. Saway naman kaagad ni Fe. Dugtong pa niya. Bakit nyo ba ginagawang joke time lang to? Hindi nyo ba alam na marami nang namatay dyan? Tapos magva-vlog-vlog ka pa? Eh mamaya magambala mo pa sila. O siya. Umirap naman si Regine sa kanyang kausap. Sagot na lamang niya para matapos ang usapan. Sus! Talaga naniniwala ka sa mga multo-multo ha? Girl! Grow up! Hoy, hindi ako nagbibiro no? Giit naman ni Fe na animoy ayaw magpatalo. Alam mo Fe, kung ayaw mong maligo, maiwan ka na lang dito sa sasakyan. Kami na lang yung mag-i-enjoy, no? Killjoy! Sambit naman ni Chelsea na nauna pang bumaba ng kotse. Sumang-ayo naman si Ray at pagkatapos ay sumunod na ding bumaba. Hanggang sa nagsibabaan na rin sina MJ at Regine at yun nga ang nangyari. Naiwan sa loob si Fe. Lumipas ang ilang sandali. Lumabas na si Fe at pagkatapos ay tinungo ang mga kaibigan habang sinasabing, "Uy, akala ko ba uuwi na tayo ha?" "Oo, uuwi nga," sagot ni MJ. Pagdugtong pa niya na tila nang aasar. "Uuwi after namin maligo."
at sabay ngisi dito. Ano ba kayo? Mga baliw ba kayo? Hindi ba kayo natatakot dyan sa lawa na yan? Ngunit hindi na naman nakinig sa kanya ang mga kaibigan bagkus ay pinagtawanan lang siya. Pang-aasar tuloy ni Ray sa sinabi ng dalaga. Hoy Fe, dahan-dahan na sa pag-inom ng kape ha. Nagiging nerviosa ka na kaya? Ewan ko sa inyo. Inis namang sagot ng isa. Lalo patuloy tumawa ang lahat dahil nakitang napikon nga si Fe. Hindi nga, yung totoo. Hindi ka talaga sasali sa amin sa pagligo? Tanong muna ni Regine sa pagbabakasakaling magbabago ang isip ni Fe. Pero hindi naman sumagot ang dalaga at ni hindi rin ito bumaling ng tingin sa kanila. Naiinis nga kasi ito at sa inis ay kinuha na lang niya ang kanyang cellphone, sinaksak ang kanyang headset, ipinasak sa kanyang tenga ito at pagkatapos ay nakinig na lamang ng kanyang mga paboritong awitin rito. Sa nakita nga ni Regine, siguradong hindi talaga sasali si Fe sa kanilang pagligo sa lawa kung kaya't sumunod na lang ito sa iba pang kaibigan. Isa-isa na ngang lumapit sa lawa ang apat. Hinubad na rin ang mga ito ang kanilang mga damit liban sa kanilang panloob. Kaagad naman silang lumusong upang maligo. Dito'y maririnig na rin ang tawanan ng mga ito habang isinasaboy ang malamig na tubig sa isa't isa. Pero habang nagkakasiyahan, hindi nila alam na may lihim pala sa kanila'y nagmamasid sa hindi kalayuan. Pag-aaya ni Regine nang maramdaman ang kakaibang bagay na yon. Teka, ahon na kaya tayo? Tingnan nyo, parang mas lalong lumamig yung tubig. Malamang malamig. Eh gabi ngayon no, sagot ni MJ. Sumama naman ang tingin ni Regine at pinalo ang tubig dahilan para matalsikan si MJ. Pagpapaliwanag pa niya. Baliw, alam kong gabi ngayon no, huwag kang pilosopo. Ang sinasabi ko, parang naging mas kakaiba yung lamig ngayon. Ay nako, bahala ka nga, sambit ni Chelsea. Wala naman ako nararamdamang kakaiba ah. Mauna na lang kayo. Maglalaro na lang muna kami nitong babe ko dito. Pilyong ngiting sambit naman ni Ray. Ha, mukhang alam ko yata yung larong yan ah. Ew. Natawang sagot naman ni Chelsea at niyakap ito. Hinalikan pa nga niya sa labi ang nobyo. Grabe! Mamaya makabulabog pa kayo sa kalandian ninyo no. Saway ni Regine at hinampas na naman ng isang kamay niya ang tubig na may kalamigan. Sa ginawa niya ay tumalsik naman ngayon ang tubig sa dalawa at natigil sa kanilang ginagawang halikan. Sus, inggit ka lang kasi forever single. Single bell, single bell, single all the way. Pang-aasar ni MJ. Shut up, MJ. Hindi ka na nakakatuwa ha. Inis na sagot ni Regine. Dahil doon ay napatawa tuloy sina Ray at Chelsea dahil ramdam nila ang pagkayamot ng babae. Hanggang sa umahon na lamang si Regine, nagpaalam naman din si MJ para sundan ito at nang makapagsulo ang dalawa. Sa hindi kalayuan naman, ang kanina pang nagmamasid ay mahinahon nang lumulusong sa tubig. Saka ito unti-unting pumapailalim ng langoy. Nagpatuloy namang naglambingan sina Ray at Chelsea sa isa't isa. Hanggang sa matigil ang dalaga. Ramdam niya kasi na parang may nasagi ang kanyang binti sa ilalim ng tubig. Nangambang tanong naman ito, sabay tingin sa madilim na tubig. Uy!
Oh my goodness! Ano yun? Ang alin? Pagtatakang tugon naman ni Ray sa inasal nito. Parang may nasahagi akong kung ano eh. Wala sa sariling sagot naman nito at pilit na inaninag ang ilalim ng tubig. Nako ah, ikaw ah, umiiwas ka lang yatang samahan ako rito eh. Tugon ng binata. Nang sa muli ay naramdaman na naman ito ni Chelsea at ngayon alam na niya kung ano yun. Shit! Buhok! Bulalas nito at nataranta pang yumakap sa nobyo. Ish, pakahalaman lang yan. Hindi! Hibla ng buhok! Tila! My goodness! Hindi ako pwede magkamali! Babe! Umahon na tayo! Medyo iba yung pakiramdam ko eh! Nakakatakot! Dagdag nito kasabay ng paglingalinga sa paligid. O sige, tara na, aho na tayo. Pagsang-ayo naman ang nobyo nang makitang totoong natatakot si Chelsea. Nagulat na lamang si Ray at bigla na lamang wala pang ilang segundo pumailalim ang nobya niya. May humila kasi rito mula sa kailaliman ng tubig. Napasigaw tuloy ang binata sa ngalan ng kanyang nobya. Kaagad siyang lumusong pailalim upang nang sa ganun ay masundan si Chelsea at mailigtas ito. Sa ilalim naman, pilit namang kumakawala si Chelsea mula sa mahigpit na pagkakakapit ng mahabang buhok sa kanyang binti. Ito na nga ang dahilan kung bakit siya nahila pailalim. Ito ang kumapit sa kanya at ngayon ay hinihila siya para lunurin. Lahat ay ginagawa niya. Nagpupumiglas siya ng ubod lakas kahit nasa ilalim ng tubig upang makawala at maalis lamang ang mga hibla ng buhok na ngayon ay lumulunod sa kanya. Nakalapit na rin si Ray at sila'y naghawakan ng mga kamay. Isinenyas naman ni Chelsea kung anong meron sa binti niya. Nakita naman ito ng binata at alam niyang kaagad na hindi ito makakawala. Bumitaw siya kay Chelsea at lumangoy para lapitan ang binti nito. Binalak niya kaagad na ito'y alisin ngunit anong gulat niya? Habang ginagawa niya ito ay pumulupot naman ang mga hibla ng buhok na iyon sa kanyang leeg. Napahinto tuloy ang binata at napahawak siya sa kanyang leeg. Dito niya napagtantong, totoo nga, buhok nga talaga ito. Maiitim at napakahabang hibla ng mga buhok. Sinakal nga siya nito kaya nahirapan na si Ray sa paglangoy. Sinubukan naman niyang kumawala at pilit itong tinanggal. Ngunit sa bawat subok niya ay siyang mas humigpit lang din naman ang kapit nito. Kaya mas lalo tuloy siyang nahirapan ngayon. Dumating naman sa puntong unti-unting nanghina ang dalawa. Lalo at kinapos na rin sila ng hangin dahil sa katagalan sa ilalim ng lawa. Hanggang sa sabay na naputulan ng hininga ang magkasintahan. Dito'y sabay na rin silang hinila pa ilalim sa lawa ng may-ari ng buhok na yon. Samantala, MJ, nasa na sila? Pagtatakang tanong ni Regine matapos makapagbihis ng tingnan ng lawa. Nakita kasi niyang nawala bigla ang dalawa. Ngunit kalmado naman ang tubig at parang wala nang naliligo. Psst! Naku, andyan lang yung mga yan. Psst, alam mo naman, mahilig maglaro. Mahilig? Huwag na nga, baka kung ano pang masabi ko. Sagot ng binata habang nagsusuot ng pantalon. Hindi naman pinansin ni Regine ang sagot nito. Bagkus ay lumakad ito patungo sa tubig ng lawa. Dito'y pinagmasdan niya ang kalmadong tubig. Gumala rin ang mga mata at pilit na hinahanap ang dalawa.
nang biglang, "Sandali lang ha, naiihi ako eh." Biglang pamamaalam ni MJ sa kanya. Hindi na nga nito hinintay na sumugot si Regine dahil kaagad itong tumungo papasok sa kakahuyan. Nagmadali na nga lang ang binata at pumili kaagad ng puno at sa harap nito ay ditong at nagbukas ng zipper ng pantalon. Tuluyan nga ang naka-jingle si MJ habang nakatingin ng may pagyayabang sa kanyang malaking pagkalalaki. Mistulang kinakausap pa nga niya ito na para siyang praning, subalit naputol ang kanyang ginagawang yun nang makarinig siya ng kaluskos mula sa likuran. Kaagad naman siyang napalingon para alamin kung may tao at tinawag pa nga niya ang Regine. Dahil naisip niya na marahil ay sumunod sa kanya ang dalaga. Pilyong pagbibiro pa nga nito. Ikaw ha? Sabi ko na nga ba't may pagnanasa ka sa akin eh. Alam kong lihim yun. Alam ko naman na gusto mo rin akong bosohan eh. Halika na nga dito. Lumapit ka. Halika na. Nang mapagbigyan na kita. Tinapos ni MJ ang ginagawa saka nag-ayos ng pantalon. Marahan naman tong humarap sa likuran at pinakinggan ang paligid. Muli, nadinig niya ang mga kaluskos at alam niya kaagad na nanggagaling lamang iyon sa malapit. Napangisi tuloy ng malawak ang binata. Nananakot na naman to eh. Lihim na komento nito sa kanyang isipan. Nako Regine, baka mamaya ikaw pa ang mapasigaw sa ginagawa mong yan ah. Nakangisi niyang sambit dito. Dugtong pa niya. Mapasigaw. Sasarap. Ooh. Yeah. Ooh. Ah. Pamumunto niya sa gustong sabihin at saka biglang natawa. Ngunit wala namang sumagot at natahimik ulit ang kaluskos. Nakaisip tuloy ng ideya ang binata na nagpalawak lalo ng kanyang ngisi. Lumakad ito sa isang puno at nagtago sa likod nun. Naisip niya kasing pangunahang gulatin ang dalaga na alam niyang gugulatin siya. Ugali na rin kasi ni Regine na mag-prank at sadyang sanay na rin si MJ sa mga kalokohan nito kaya't sa isip niya ay hindi na siya nito maiisahan. Umigting ang binata sa gulat. Bigla ba naman kasing may mga daga na kumapit sa isang sapatos niya at nagtangkang umakyat pa sa kanyang pantalon. Napamura tuloy siya, sabay sipa sa kawawang daga. Sa inis ng magulat ay dali-daling umalis na lamang sa pwesto si MJ. Sa nangyari ay hindi naman niya namalaya ng biglang pagsulpot ng isang babae sa malapit. Natatakpan naman ng basang buhok ang mukha ng babae pero halatang nakatitig ito sa isa dahil gumalaw ang mukha nito kung saan tumungo si MJ. Basa naman at marumi ang suot na bestida ng babae. Pumapatak pa nga sa dulo ng suot nitong damit ang tubig. Inis na komento ni MJ sa nangyari. Mga pesteng daga o. Lumakad ito dahil sa inis at nakalimutan ang naging balak sana kay Regine. Sumunod naman ang babae sa kanya. Ngunit, saglit lang ang nakalipas nang mapakunot noo ito. Naririnig niya kasing may naglalakad at maging ang mga tuyong dahon na kanina'y nilakaran at inapakan niya ay tumutunog ngayon. Naahinto tuloy sa paglalakad si MJ. Mabilis niyang nilingon ang kanyang likod ngunit wala naman siyang nakita kaya't binalot siya lalo ng pagtataka. Ibinalik ng binata ang tingin sa harap at saktong sa ginawa niya'y lumitaw na namang muli ang babae. Doon sa kanyang gawing likuran. Bumalik sa paglalakad si MJ at nakisabay na naman ito. Naramdaman na naman niyang may sumusunod talaga kung kaya't huminto na naman ang binata at muli ay mabilisang lumingon sa likod.
pero dito'y binalot na siya ng sindak at hilakbot dahil wala siya muling nakita. Namura na naman niya tuloy si Regine. Kumento pa niya, "Hindi ka na nakakatuwa ha." At iginala naman ni MJ ang kanyang tingin sa tahimik na paligid. Pinakinggan din niya pero wala ulit siyang narinig. "Kapag ako talaga nakabawi sa'yo, hindi lang mamamaos yung ngalangala mo sa kakasigaw. Mawawasak talaga yan." Pananakot pa niya sa kaibigan. Matapos ay bumalik na naman siya sa paglalakad. Pero saglit lang din ang lumipas at heto na naman ang mga paang nakikisabay. Ngumisi si MJ nang may inis sa narinig. Nagkagat pa nga ito ng ibabang labi pero umiiling-iling. "Tigilan mo na sa..." Utos niya sana, ngunit natigil ang kanyang sanay sasabihin. Sinabayan niya kasi ito ng paglingon pero pagkalingon niya muli, doon ay nakita niya ang isang babae. Napaatras pa nga ang binata sa gulat nang malamang hindi ito si Regine. Napatanong pa siya, "Sino ka?" Gulat na tanong nito. Lumakad naman ang kaba sa katawan ng binata dahil sa kanyang nakita. Nakakatakot kasi ang itsura nito kaya't kahit sino'y magugulat talaga. Nakaharap ang babae habang nakatakip pa rin naman ang buhok nito sa mukha. Wala naman itong imik at nananatili lang sa pagkakatayo. "Regine, hindi ka nakakatuwa ha? Ano na naman tong... ano yung costume mo?" Saway pa niya nang maisip na baka ang kaibigan lamang niya ito. Nabawi naman ni MJ ang takot niya sa pag-aakala kung kaya't nilapitan niya ito. "Pwede ba? Malayo pa ang undas ha? Ang corny mo. Tigilan mo na nga ako. Hindi mo na ako matatakot ha, babae ka." Sambit pa niya at akmang hahawakan sana ng isang kamay niya ito sa braso nang bigla na lamang magulat ang binata sapagkat pinigilan siya ng babae sa balak niya. Bigla na lamang inilapit ng babae ang mga palad nito kay MJ. Napasigaw na lamang ang binata sa sakit nang bigla na lamang pinigan ng babae ang kanyang balikat. Hanggang sa walang ano-ano'y nagsilutangan sa hangin ang buhok ng naturang babae. Nakita tuloy ni MJ ang kahindik-hindik na itsura nito kasama ng mga mapupula nitong mga mata. Walang ano-ano'y sumakal sa leeg ni MJ ang ilan sa buhok ng babae. Napaluhod kaagad ang binata nang kapusin siya bigla ng hangin sa ginawa nito. Magkagayon man, ramdam ni MJ ang pahigpit ng pahigpit na pananakal ng buhok ng babae dahilan para tumugo ngayon ang leeg niya hanggang sa naramdaman niyang tila humuhugis ang mga hibla ng buhok ng babae. Tumulis ang dulo ng mga ito na kasing talim ng kutsilyo. Hanggang sa masindak na lamang si MJ nang wala pang ilang segundo'y tumusok ang matatalim na hibla ng mga buhok na iyon sa kanyang mga mata. Ibinaon pa ito ng babae hanggang sa maabot nito ang utak ng kawawang binata. Bumagsak naman ang katawan nito sa lupa nang bitawan na siya ng babae. Lalo nang makasigurado na itong wala nang buhay si MJ. Kumapit ulit ang buhok nito sa isang paa ni MJ at dito'y hinila na siya ng babae papunta sa daan patungong lawa. Samantala, hinihintay naman ni Regine ang pagbabalik ni MJ. Inis niya tuloy na sabi para sa tatlong kaibigan, "Pambihira oh. Bigla na nga nawala yung dalawa. Si isa pa tong... Tagal bumalik talaga. Tagal mag-CR nitong si MJ. Kapag nakabalik talaga kayo, manda talaga kayo sa akin." Pagbabantang komento nito.
Lumingon pa siya sa sasakyan at nakitang abala si Faye sa pagsiselfone. Hindi naman niya inisip na sabihin sa kaibigan na nawawala ang iba nilang kasama. Kilala na niya kasi ang ugali nito at paniguradong magtatatalak lang ito at paulit-ulit niya lang na ipupunto kung bakit kasi hindi sila nakinig kanina sa babala niya. Umiling na lamang tuloy siya at ibinalik ang tingin sa lawa. Umaasa pa rin siya kasing aahon ang dalawa at magpapakita na lamang sapagkat pinagluloko lamang siya. Hanggang sa may napansin siyang kakaiba. Mula sa tubig kasi ay may bagay na unti-unting umaahon. Kahit may kadiliman sa bahaging iyon, kitang-kita niya na parang meron talagang umaahon sa lawa. "Sige, manakot ka, Chelsea." Kumento pa niya nang maisip na ang kaibigan na ito marahil. Makailang saglit pa'y napansin niya na siyang lubos niyang ipinagtaka na nasa mababaw na bahagi ng tubig lang pala ito umaahon. Kung lalapitan kasi at susukatin ay hanggang binti lang ang bahaging iyon. Pinanlakihan tuloy ng mga mata si Regine nang maisip na imposible ito. Imposibleng may makaahon na nakatayo kaagad mula sa ganun. Napaatras naman siya na maisip na hindi na normal ang nangyayari. Sumagi tuloy sa isipan niya ang kwento ni Fe kanina tungkol sa babae sa lawa. "Fe! Fe!" Sigaw niya sa kaibigan at kaagad na humakbang para tumakbo. Napatakbo na nga ng tuluyan si Regine habang unti-unti na ring umaahon sa mababaw na tubig ang nakatayong babae. Malapit na sana si Regine ngunit hindi na niya nagawang makalapit palalo sa sasakyan nang humaba bigla ang buhok ng babae at kumapit sa kanyang mga paa. Sisigaw naman sana to para tawagin si Faye ngunit tuso ang babae nang takpan ng makapal niyang buhok ang buong mukha ni Regine. Hinila na ng babae ang dalaga at kaagad itong bumagsak sa lupa. Muli ay hinila niya pa ito upang mailapit sa lawa. Nagpupumiglas naman si Regine pero bumabalot sa kanyang katawan ang natitirang buhok ng babae kaya't hindi na siya nakalaban pa. Naramdaman na lang tuloy nitong nasa tubig na siya nang mabasa ang kanyang mga paa at sumunod ang kanyang hita hanggang sa buong katawan na. Hinila ng babae si Regine patungo sa ilalim at dito'y nilunod na nga siya ng tuluyan. Wala namang laban ang isa at hanggang binalutan na ang buong katawan nito ng mga buhok. Ilang segundo lang ang lumipas at kaagad na tumigil sa paghinga si Regine. Dito naman na lumuwag ang buhok at tuluyan siyang hinila pa ilalim. Habang abala si Fe, ay naisipan naman itong lumingon sa lawa. Inisip niya kasing tignan ang mga kaibigan dahil matagal na siyang naghihintay pero ano't walang ni isa roon. Sa pagtataka ay tinanggal na lamang niya ang kanyang headset at inilapag ito kasama ang cellphone sa upuan. Napasilip tuloy siya sa bintana para mas tignan ang lawa. Ngunit hindi siya nakontento kung kaya't mabilis niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at saka lumabas. Tumakbo at lumapit na rin si Fe sa lawa saka iginala ang tingin ng mahinto. "Guys?" Tawag pa niya sa lahat. "Hindi kayo nakakatuwa, okay?" Kumento niya para tigilan nila ang pananakot sa kanya. Naisip niya kasing marahil ito na ang nangyayari. Kaya't wala ang apat nang maalala niyang kwento niya kanina ang tungkol sa babae sa lawa. Ginala naman lalo ni Fe ang paningin para hanapin ang apat pero bigo talaga siya
at walang makita kahit saan siya tumingin. Hanggang sa mula doon sa tubig, narinig niyang tila kumukulo ito. Kaagad naman siyang napatingin at nakitang totoo nga, kumukulo ang tubig sa lawa. Nakikita niya pa ang pagkakaroon ng mga bula nito na parang merong humihinga sa ilalim. Bumagsak tuloy ng paupo si Fe sa lupa nang manlambot ang kanyang mga tuhod, lalo't nakikita niya ang nakakatakot na senaryo na yun. Hanggang sa nakita niyang unti-unting lumilitaw ang ulo ng isang babae at ang mga mata nito. Mula sa ilong, pababa sa katawan ay nakapirme sa tubig ang bahaging iyon. Tumingin to sa kanya ng masama kaya't mas lalong nangilabot si Fe at kaagad na napagapang palayo saka tumayo at tumakbo. Bumalik siya sa loob ng sasakyan at umupo sa driver's seat. Mula sa naiwang susi na nakasaksak pa rin ay pinaandar nito ang makina at naisip niyang umalis na. Sa sobrang takot ay nakalimutan na nga niya ang tungkol sa kanyang mga kaibigan at wala na siyang pakialam kundi iligtas ang kanyang sarili. Nang bigla na lamang umalog bigla ang sasakyan at namatayan pa ng makina. Napasigaw tuloy si Fe sa nangyari at sa takot ay lumipat ito ng pwesto sa likod. May kasama ng iyak ngayon ang ginagawa ni Fe habang sumisigaw lalo at naramdaman niyang lumalakas na ang pagyugyog ng sasakyan. Inaalog ang kotse na parang lata lamang ang gaan. Bigla naman itong natigil ngunit ang kaba ni Fe ay hindi doon natapos. Naging mapagmatsyag pa nga ang mga mata ng dalaga habang kinakabahan ng husto. Nang bigla na lamang kumalabog sa bintana at sa gawing uluhan niya iyon. Napalingon naman ang dalaga at nang makita kung bakit ay dali-dali itong lumipat sa kabilang pwesto. Dumungaw rin kasi doon ang babae at sinilip siya nito habang nakangisi. Para tuloy na mapapatid na ang hininga ni Fe dahil sa labis na takot sa ginawang ngiti na iyon ng babae. Nang maramdaman niya na lumalamig ang kanyang paanan, nakita niyang tubig. Hindi maipintang takot na sambit pa niya nang mapagtantong oo, may tubig nga. May tubig na sa loob ng kanyang sasakyan. Unti-unti ay dumadami ang pumapasok na tubig sa loob ng kotse. Sa takot ay pinatong naman ng dalaga ang mga paa niya sa upuan. Tumingin naman siya sa babae dahil tumatawa lamang ito sa ginagawa niya. Sambit sa kanya, mamamatay ka. Magkahalong boses ng lalaki ang namutawi sa bibig ng babae. Para na itong demonyo. Habang paulit-ulit niyang binabanggit iyon, tumaas na ang tubig at umabot na ngayon sa bewang ng dalaga. Nagsimula nang mag-hysterical tuloy si Fe sa takot dahil sa isiping malulunod siya sa loob. Makailang beses niyang sinigaw ang paghingi ng tulong ngunit walang nakakarinig sa kanya. Ngunit natigilan naman siya nang maramdaman niyang hindi na siya ngayon nag-iisa sa loob. Marahan tuloy siyang tumingin sa kanyang tabi para alamin kung totoo nga ba ang kanyang masamang kutob. Nang sana pa sumiksik na ang dalaga sa pinto, umaasang magbubukas ito para siya'y makalayo. Wala na rin mapaglagyan ang takot na nararamdaman niya ngayon. Lalo at nakita niya sa kanyang tabi ang babae na kanina ay nakangisi sa kanya. Kitang-kita pa rin niya kung paano itong ngumisi ng makahulugan habang nakatitig sa kanya ng masama. Bigla siya nitong niyakap ng mahigpit na mahigpit sabay hila sa kanya para pumailalim silang dalawa sa tubig. Makailang beses na binanggit ni Fe na huwag, tulong, maawa ka at marami pang iba.
habang nagwawala siya at pilit na umaahon. Nanlaban nga si Fe kung saan sa bawat pag-ahon ng mukha niya sa tubig ay sumisigaw siya ng saklolo. Sinusubukan pa niya ngang sipain ang bintana para ito'y mabasag nang makawala siya ng tuluyan, pero sadyang napakatibay nun. Narinig niyang umandar ang makina kasunod ng pagbalot ng makapal nitong buhok sa kanyang mga hita at paa. Gumapang pa iyon paakyat sa kanyang bewang patungo sa dibdib at ngayon ay nasa kanyang leegan na. Dito'y sumabay naman ang pag-andar na sasakyan at pusang nagmaneho ito patungo sa kalagitnaan ng lawa. Habang nangyayari ito, ay mas lalo pang napupuno ng tubig ng lawa ang loob ng kotse. Nagmaneho nga talaga ng pusa ang sasakyan hanggang sa ito'y tuluyang makalusong na. Tuluyan nang napuno ng tubig ang loob at hindi na makapanlaban pa si Fe, lalo't nabalot na ng hibla ng mga buhok ng babae ang kanyang muka. Naaaninagan niya na tuluyan na silang pumailalim at mula nga doon, nakita niyang lumulutang ang patay na katawan ng kanyang mga kaibigan. Hanggang sa biglang tumigil ang pagtibok ng puso ni Fe at naputol din ng kanyang paghinga habang ito'y nakadilat pa. Mula sa ilalim ng lawa ay dinala pa siya lalo ng babae kasama rin ng sasakyan sa pinakailalim na bahagi nito. At dito'y isinama siya, sila, bilang mga bagong koleksyon. Nagustuhan mo ba ang kwentong katatakutan na ito? Give us a thumbs up, comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media. Suportahan rin ang aming writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang mga social media accounts. Makikita ang link sa description section ng episode na ito. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell upang wala kang ma-miss na bagong episode at segments. Suportahan rin ang ating side channel, Sindak Short Stories, for more one-shot Tagalog horrors. Hanggang sa susunod nating takutan, maraming salamat mga solid HTV positive.